Hello mga ka-isoka! Welcome back sa ating channel. At ngayon, ipagpapatuloy na natin ang Dark Continent Arc. At nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga ginagawang video. At itutuloy na natin ang Chapter 13 ng Dark Continent Arc. Pero mag-recap muna tayo sa last episode ng video natin. Ayun na nga mga ka-isoka, sa nakaraang video natin, nagsimula na ang laban nila Hisoka at Crollo. At ipinakita na din ni Crollo ang kanyang mga bagong abilidad sa laban nila ni Hisoka. At sa huling video naman, ay nasabi ni Crollo na may ipapakita pa siyang tatlong abilidad sa laban nila ni Hisoka. At dito na nga natapos ang Chapter 12. At ngayon, ipagpatuloy na natin ang Chapter 13 ng Dark Continent Arc. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, i-like at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. So, subukan ko na mag-upload ng dalawa o higit pang video kada linggo. Tara mga ka-Hisoka, umpisahan na natin. Dito ay magkaharap na si Hisoka at Crollo, nang biglang kinuha na ni Crollo ang kanyang bookmark. At sabay-sabi, ang mga abilidad na ito, lahat ito ay may kanya-kanyang kalamangan at kakulangan. Dagdag pa ni Crollo, ang mga tao ay binabayaran sa pagiging malikhain. Maaari nilang mapanatiling sekreto ang kanilang mga abilidad. O kaya naman pumili ng mga kalaban ng maingat. Halimbawa nito ay lumaban bilang isang grupo. Dagdag pa nito, kaya ko mag-ipon ng mas marami pang abilities hanggat kailangan ko. At pagkatapos, hihintayin ko na lang na matapos ang mga kondisyon para sa siguradong pagkapanalo. Sagot naman ni Hisoka, yan ay napakagandang pamantayan. At ang aking pinakamalaking kasiyahan ay nanggagaling kapag ang mga tao sa harap ko ay lumuluhod sa kanilang tuhod at tinitignan ko sila sa kanilang hindi makapaniwalang mga mukha dahil sa nabigo nilang mga plano. Sagot ni Crollo, ngayon, bumalik tayo sa abilidad na ipapakita ko sa iyo. At dito ay kinuha ni Crollo ang isa pa niyang abilidad na tinatawag na Order Stamp, Proof of Humanity. Sabi pa ni Crollo, ang abilidad ni Shalnark na Black Boys ay kaya mag-control ng mga tao. At itong Order Stamp naman ay kaya nitong mag-control ng mga puppet. Dagdag pa nito, ang cellphone na kapangyarihan ni Shalnark ay kaya nitong mag-control ng dalawang tao ng sabay. At itong stamp naman na hawak ko ay kaya nitong mag-control ng napakaraming puppet ng sabay-sabay. Ngunit ito ay hindi nakakapagbigay ng komplikadong utos. Siguro mga ka-Hisoka, ang ibig niyang sabihin dito ay mga basic na utos lang ang pwedeng magawa ng puppet na ito. Unlike sa kapangyarihan ni Shalnark na pwede mo talagang utusan o kahit pagsalitain pa. Pero dalawa lamang ang kayang makontrol ng abilidad ni Shalnark. Si Hisoka ay nakatingin lang sa abilidad ni Crollo at nag-iisip ito ng, kung ganon, ang telepono na iyon ang gagamitin niya sa pagtapos sa akin. Pero ang tao at mga puppet ay hindi niya pwedeng kontrolin ng sabay. Ano pa kaya ang mga pinaplano nito? Nang biglang nagbukas si Crollo ng panibagong pahina sa kanyang libro at inilagay niya ulit ang bookmark sa isang pahina. At sabay-sabi ni Crollo kay Hisoka, alam ko, nakita mo na ang abilidad na ito dati pa. Makikita na parang nagulat si Hisoka. Nang bigla ulit ginamit ni Crollo ang kanyang abilidad at ang abilidad na ito ay ang Gallery Fae. Ipaliwanag ko lang mga ka-Hisoka para sa mga hindi masyadong familiar sa abilidad ng Gallery Fae. Ang Gallery Fae ay isang abilidad na kayang kopyahin ang mga bagay na wala ng buhay. At kapag ito ay ginamit sa mga buhay, ito ay gagawa ng isang kopya na wala ng buhay. Sa madaling sabi, kapag ginamit ito sa may buhay, ang magagawa nito ay isang puppet na lamang. At ang abilidad na ito ay hiniram ni Crollo sa isa sa mga samahan niya na si Cortopi. At sana naintindihan nyo yung part na yan. Balik tayo sa kwento. At dito na nga nakapagkopya na si Crollo ng isang walang buhay na puppet gamit ang Gallery Fae. Nang biglang bumulong si Crollo, ang mga tao ay kakaibang nila lang talaga. Ngayon ganito, yung may-ari ng Order Stamp na ito ay iba ang tingin sa mga tao. Kaya naman, hindi ito nakakapag-control ng mga patay na tao. Dahil ang pananaw ng nagmamay-ari ng Order Stamp na ito ay ang patay na tao ay tao pa rin. Kaya naman, hindi niya ito makontrol. Dagdag pa ni Crollo, pero ako ay hindi ganun ang pananaw. Dahil para sa akin ay iisa lang ang tingin ko sa mga puppet at sa mga patay na tao na yan. Dahil yung mga tao ay hindi pwedeng kontrolin gamit ang Order Stamp, pero gamit ang Gallery Fae ay nakakagawa ako ng isang kopya ng tao na pwedeng kontrolin ng Order Stamp na ito. At para sa mga nalilito,
Ganito lang yan mga ka-isoka. Kapag ang isang tao ay namatay na at ginamitan na ito ng order stamp, hindi pa din ito gagana sa tao dahil na nga sa tao pa rin sila. Pero gamit ang gallery fake, nakakagawa ito ng isang kopya ng taong walang buhay na pwedeng mahalin tulad sa puppet at ito ay pwede nilang makontrol. At sana naintindihan niya yung part na yan. At kapag nalito pa kayo, mag-comment lamang kayo para mas maipaliwanag ko pa ng maayos ang iyong mga tanong. At dito na nga, tinatakan na ni Crollo na kanyang order stamp ang kinopya ng gallery fake. At para makontrol niya ito, ay kailangan niya muna itong tatakan sa mismong ulo nito. At kapag natatakan niya na ito, ay pwede niya na itong utusan o controlling. Ngunit hindi ito katulad ng Black Boys na kailangan ng cellphone para mautusan ang kanyang kocontrolling. Dahil ang order stamp, kailangan lang nito ng isang voice command lamang. At dito na nga niya, sinubukan ang order stamp at nag-utos ito ng, "Ngayon, inuutusan kita na tapusin mo si Hisoka." At dito na nga lumusog na ang ginawa niyang kopya ng isang tao. Nang papalusog na ang puppet kay Hisoka, nasabi pa ni Crollo dito na, "Ngayon, depende yan sa mga puppet kung susundin ba nila ang mga utos. Dahil kapag gumawa ako ng puppet gamit ang katawan ng tao at inutusan ko itong pumatay, ay nakadepende pa din ito kung gagawin nila ang utos o hindi. Dahil na nga saan dyan pa din ang kanilang mga original na pagkatao. At kung sakaling makikita ng mga puppet na yan, na ikaw ay hindi na gumagalaw o nagpapanggap na patay na, lahat ng yan ay kusa ng titigil. Ngunit, pag binago ko ang utos sa pagpatay, ang gagawin ng mga puppet na ito ay tatanggalin nila ang iyong ulo." Dagdag pa ni Crollo, "At ayan ang pinakamasaya para sa mga skill hunter na katulad ko. Yung aangkinin mo ang isang abilidad tapos sasaliksikin mo yung kasamaan sa puso ng may-ari ng kapangyarihan na yon." At dito ay makikita natin na si Hisoka ay nakikipaglaban sa puppet ni Crollo at binabalian niya ito ng leeg. Dito din makikita natin na pinugutan ni Hisoka ng ulo ang isang puppet ni Crollo. Sabi ni Crollo, "Ngayon natanggal mo na ang ulo. Kaya naman wala na yan, hindi na yan gagalaw. Pero dahil sa hindi pa nawawala ang puppet dyan, dahil na nga sa hindi ko pa iton dinideactivate, kaya naman hanggang ngayon ay andyan pa rin yan." Sagot naman ni Hisoka, "Okay. Asaan naman ang pinakahuling abilidad mo?" At dito na nga nilabas ni Crollo ang kanyang libro at kumuha ulit ng isang pahina. Dito naman ay ipinakita na ni Crollo ang huling abilidad na gagamitin niya kay Hisoka. Sabi ni Crollo, "Ito ang huling abilidad, ang Convert Hand. Ipapaliwanag ko lang ulit mga ka-Hisoka para mas maintindihan nyo ng maayos. Ang abilidad na ito ay magkakaroon siya ng dalawang arrow sa kanyang magkabilang palad ng kamay. Ang itim na arrow na nasa kanang palad ng kamay niya ay kaya nitong magpahiram ng mismong mukha niya sa taong mahahawakan ito. Ang puting arrow naman na nasa kaliwang palad ng kamay niya at kaya nitong hiramin ang itsura ng taong mahahawakan niya. At kapag ipinahawak niya ng sabay ang kanyang palad, sa iisang tao ay magpapalitan sila ng itsura. Pero ang kanilang pagkatao ay hindi magpapalitan. Kumbaga, kung sino ka, yun ka pa rin. Mukha lang ang mapapalit sa'yo. At sana mas naintindihan niyo ang part na yan. Tuloy tayo sa kwento. Sabi pa ni Crollo, "Ngayon, ang gallery fake at convert hands ay maaaring makakopya ng mga tao. Pero kailangan mo ng abilidad na manipulator para makontrol ito. Kaya naman, dito mga ka-Hisoka ay kailangan niya talaga ng order stamp at ng Black Boys para maisakatuparan ang kanyang mga plano at magamit ang mga puppet na ito." Dagdag pa ni Crollo, "At ang lahat ng ito ay para patayin ka." Sagot naman ni Hisoka, "Sa tingin ko ay nasabi mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. So, oras na para umpisahan na natin ang laban na ito." Sagot ni Crollo, "Isa pa pala, aalukin kita ng mas mahalaga pang piraso ng impormasyon." Dagdag ni Crollo, "Ang mga abilidad sa aking libro ay nawawala at hindi na muling magagamit pa. Kapag ang isang taong kinuhaan ko nito ay pumanaw na. Subalit, isa sa mga abilidad na aking ipinaliwanag ay dating pagmamay-ari ng isang taong patay na ngayon at nananatili pa rin ito sa loob ng libro ko. Paliwanag lang ulit mga ka-Hisoka. Para sa mga nagsasabi na kapag pumanaw na ang isang taong ninakawan ni Crollo ng abilidad, ay automatic na din daw ito mawawala sa kanyang libro. Ito lang ang masasagot ko. Kapag mahina ang taong nagmamay-ari ng abilidad na ito, ay talagang mawawala ito sa libro ni Crollo kapag namatay ito. Subalit, kapag ang taong nagmamay-ari ng abilidad na ito ay malakas at namatay ito,
ay tiyak na hindi ito mawawala sa kanyang libro at lalo itong lalakas pa. At kung sakaling mali ako sa aking paliwanag, mag-comment lamang kayo at itama nyo ang aking mga pinagsasabi. At umuli tayo sa kwento. So yun na nga mga kaisuka, makikita natin na parang inip na si Hisoka sa mga pinagsasabi ni Crollo at sobrang talim na ng tingin niya dito. Nasabi na lang ni Hisoka, ang Nin ay nagiging mas malakas pa sa pamamagitan ng kamatayan nito. Sagot ni Crollo na parang nagulat. Sa tingin ko ay naiintindihan mo na at hindi ko to inaasahan. Dagdag pa niya dito, ang totoong nagmamay-ari nito ay ang pinakamatandang pinuno sa Mature City. Nang may isang tao na galing sa ibang mundo ang umatake sa isang residente doon, ginawa niyang isang bomba ang isa naming kapatid para lang maipadala ang aming mensahe. Hindi katulad sa may-ari ng order stamps, ang matandang pinuno ay walang nakitang malaking pagkakaiba sa lahat ng tao at mga patid. At sa palagay ko din naman ay wala. Nauunawaan mo na siguro, hindi ba? Kung ano ang aking gustong sabihin. Sagot ni Hisoka, oo naman, ang sun and moon. Kapag damarkahan ka nito, hindi na ito maaalis pa. Sagot naman ni Crollo, eksakto. Hindi mahalaga kung nakabukas o nakasarado ang libro. Ang mga marka ay mananatili hanggang sa sumabog sila. Sa isip-isip ni Hisoka, ito ay nagiging sobrang nakakabahala. Dagdag pa ni Crollo, ngayon nakompleto ko na ang aking pagpapaliwanag. Di ko sinasabi ito bilang isang pagsubok. Pero maniwala ka, kapag sinabi ko na 100% tiyak ang aking tagumpay. Ngayon, kahit na alam mo na, gusto mo pa bang ipagpatuloy ito? Sagot naman ni Hisoka, siyempre naman, lagi akong nakahanda sa kahit na anong panganib. Nasabi na lang ni Crollo sa isip niya, ang mga tao ay sobrang kahanga-hanga. At dito na nga mga kaisuka, makikita natin na nagsimula na ang totoong laban nila. Talaga namang sobrang lakas nilang dalawa. Si Crollo na gamit ang kanyang libro, habang si Hisoka naman ay ang kanyang bungee gum. Makikita sa larawan na ito na nagkakagulo na ang mga tao sa pagsigaw at pagsuporta sa mga naglalaban. Nang bigla nagsalita ang announcer, nag-umpisa na ang laban, pero bakit parang hinahabol ni Hisoka si Crollo? Anong nangyayari? Balik tayo kay Hisoka. Habang lumalaban siya, nag-iisip siya ng mga gagawin. Sa isip-isip niya, kung lalapit ako sa antena ay sobrang delikado. Pero kung mananatili naman ako sa malayo, paglalaroan lang ako ni Crollo sa mga kamay niya. Pero kung nalapit ako, alam ko na, sinusubukan niyang harangan ang paningin ko. Ayun na nga mga kaisuka, makikita niya sa larawan ang matinding laban nila Hisoka at Crollo. Mukhang nahihirapan si Hisoka dumiskarte dahil sa abilidad ni Crollo at dahil na rin sa mga puppet na inuutusan nito para labanan siya. Sobrang intense na talaga ng laban nila mga kaisuka. Nalaman na rin natin ang mga abilidad na mayroon si Crollo katulad ng Black Voice, Bookmark, Active Convert Hands, Transform into someone else with his left hand, Move the bookmark to convert hands, at unclose the book and lie in wait. Habang si Hisoka naman ay makikitang nananabik na matalo si Crollo. At dito na nagtatapos ang chapter 30 ng Dark Continent Arc. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga kaisuka. Dahil na nga sa nag-uumpisa na silang lumaban ng seryoso. At ipinakita na ni Crollo ang lahat ng kanyang abilidad na gagamitin niya kay Hisoka. At ating susubaybayan pa ang susunod na chapter dahil araw-araw na ako mag-a-upload ng patungkol sa manga ng Dark Continent Arc. Kaya naman, huwag kayong magsasawang subaybayan ang aking mga gawa at suportahan ang ating channel. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like sa ating video para mas ganahan akong gumawa pa ng mas maraming video. At shoutout muna tayo para sa mga loyal sa channel natin. Shoutout sa'yo, Alisa Luis Albaran, Yons Mekayer Jr., Regine Buena, Russell Tagakay, Jean Freaks, Nick Sawi, J.M. Gomez, Hilbert, Fernando de los Santos, Lauralyn Loreto, at special shoutout sa'yo, Omni God, belated happy birthday. Muli, maraming salamat po. Ito po si Hunter Hisoka.